natin itong madiscarding nanay tips. Ayan, so hello, 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 kaway-kaway dyan sa mga nanay, dad. Ayan, na madiscarding mga nanay dyan. Ayan, sa ngayong video guys, kagaya po na nakikita nyo sa ating title, tayo ay mag-uusap tungkol sa small business o how to start a small business kahit sa maliit lang po ang ating puhunan. Ayan, lalo na po sa panahon natin sa ngayon, medyo kailangan po natin kumayod ng konti kahit papaano makatulong sa ating kanya-kanyang partner in life. Ayan, so, ngayon guys, ang masasabi ko, bakit nga ba nasabi ko na pwede tayong magnegosyo kahit sa maliit na paraan lang? Kagaya po na nakikita nyo sa aking likuran, ako po ay may maliit na business. Ayan, wow, business. Ayan. Mega shoutout nga po pala guys sa aking United Vlogger family sa pagtulong nila sa akin upang magkaroon ako ng aking maliit na business. Thank you so much my United Vlogger family and more blessings to us. So, ayan na nga guys, ganit show. Siyempre, pag sinabing tindahan, ayan, masasabi nating business. Kahit small business ba yan or big business, basta business po ang ating pag-uusapan ngayon. So, ngayon guys, paano ko ba masasabi bakit pwede tayo mag-umpisa ng negosyo? Ayan, negosyo po kahit sa maliit lang po na puhunan. Kahit 100 pesos lang guys, 500 pesos lang yung ating puhunan. So, ngayon, bakit ko ba sinabi na madiscarding nanay tips? Ayan. Ngayon guys, as you can see guys sa ating title na tayo ay, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa business. Kung paano ba tayo mag-uumpisa ng small business, po papaano ay kumpleto ang ating tindahan. So ganito po yun guys, ang aking tips na maibibigay sa inyo. So, nandito tayo sa community na basic needs sa ating mga tahanan. Ano nga ba yung mga basic needs na kailangan ng mga tao araw-araw at maya-maya ginagamit ng tao? Kasi sa akin guys, na nakatira ako dito sa sa lugar na ito na medyo hindi siya subdivision guys. So, yung mga tao dito is everyday bumibili, maya-maya bumibili. Hindi kagaya sa subdivision na yung mga tao doon ay talagang nag-grocery once every 15 days or once a month sila nag-grocery. So, ang aking area guys na tinitirhan ngayon is maya-maya ang mga tao ay bumibili. So, paano nga ba tayo magiging isang madiscarding nanay sa ating gagawin ngayon? So, halagang 500 pesos guys, makakapag-umpisa na po tayo ng ating small business. So, paano ko nga ba nasabi na sa halagang 500 pesos ay makakapag-start na tayo ng small business. So ngayon guys, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, kailangan nating kunin o pag nag-grocery tayo ng ating mga paninda is yung mga basic needs na ginagamit sa bahay. So ano nga ba itong mga ginagamit na basic na makikita natin at araw-araw maya-maya ginagamit ng tao. So kagaya tayo kung ano yung mga kailanganin na dapat nating bilhin. So, bago tayo pumunta ng grocery guys, kailangan nating ilista. So, para hindi ito time consuming. So, pag may listahan na kasi tayo guys, mabilis na lang natin pupuntahan yung ating mga kukunin. So, number one guys, ano ba yung mga number one na basic needs talaga sa ating mga tahanan? Of course, ang mga tao guys, is araw-araw po tayo nagkakape. So, ayan. Kagaya po na nakikita nyo, kuha lang po tayo ng mga ilang pirasong kape. Ayan. Kagaya po na nakikita nyo, mga 5 pirasong kape. So, ang amount nito guys is, estimated ko is nasa 50 pesos. So, another kape guys na 5 piraso is another 50 pesos. At itong ano guys, ito, number 1 din to kailangan ng mga tao, yung Joy. Ayan. So, may mga grocery guys na applicable sa kanila yung paisa-isang piraso. Kahit paisa-isang piraso is naka-wholesale po siya. Kagaya po ng pinupuntahan kong grocery, kahit isa lang pong kunin nyo is naka-wholesale po siya. So, pwede po kayong kumuha ng 3 piraso lang. So, isa din pong klaseng gatas. Ayan, as you can see po guys, 10 pesos po yung kanyang SRP. So, that means wala pa pong 10 pesos ang kanyang presyo. So, sabihin na natin guys na 10 pesos or 9.50. So, kukuha lang din po tayo ng 1 piraso. So, sabihin na natin kukuha tayo ng 3 piraso, 9 times. Na po tayong kape, gatas at Joy. Ayan. Ganun din po guys, nangangailangan din po madalas ng Milo. Ayan. So, nakikita nyo po guys, 6 lang po. 6. Ayan. So, remember guys, kung ano lang po yung madalas na ginagamit sa bahay. So, ayan. Ito din po guys. Ayan. Meron din pong single pack ng ating coffee. At syempre, hindi nawawala yung ating toothpaste.
seasoning. Ayan, yung ating seasoning. At yung ating mga dilata. So, take note guys. Kahit pa isa-isa lang po yung kunin natin. Ayan. So, pa isa-isa lang po. At sunod naman na po natin ay ang ating shampoo. Sunod naman po is yung ating sabon na panligo. O ito yung safeguard. At na cream silk. Kasi po may naghahanap pa rin po talaga ng cream silk. Kahit sa hirap po ng buhay, syempre kailangan pa rin po natin magpaganda. Ayan. So, ito din po guys. Syempre, downy. Ayan, ano pa ba? Ito, meron ako ditong dalawang klaseng ito, sabon. Para po may choices yung ating mamimili. So, meron ako ditong kala at meron din po ako ditong surf powder. So, ito din po guys, meron din po akong adobo at kaldereta na dilata. At ang ating pansit canton. So, sa halagang 500 pesos guys, makakapag-umpisa na po tayo ng ating maliit na negosyo. So, ngayon, paano po natin patatakbuhin yung ating negosyo? Eh, kung tutuusin po, 500 pesos lang po yung ating puhunan. Ganito po yan guys. Number one nating tatandaan, kapag may kinuha po tayo sa ating tindahan, kahit po sarili natin yung tindahan, kailangan po mayroon din po tayong sariling listahan. So, ayun guys, kailangan kung ano man yung kukunin natin. Halimbawa, kukuha tayo ng isang pirasong pansit canton kasi gusto natin kumain ng pansit canton. Kailangan po nating ilista sa ating listahan. So, para po pagdating ng sahod ng mga mister nyo or kung ano man yung source of income nyo, of course, kailangan po nyong bayaran yun. Para naman po yung tindahan nyo ay patuloy pa rin po yung pag-ikot. So, ngayon, paano po makukumpleto yung tindahan nyo? Ganito po, si customer naghanap ng, sabihin na natin na naghanap siya ng corned beef. O, ayan, naghanap siya ng corned beef. Eh, ngayon po kay, eto lang po yung dilata nyo. Apat na klase lang po yung inyong dilata. So, walang hinahanap ni customer. Lista nyo po yun. Ilista nyo po sa isang papel at make sure po na pag sa susunod na mamimili kayo, idala-dala nyo po yung listahan. Ngayon po, naghanap na naman po si customer ng iba na naman po. Ilista nyo na naman po yun. Para po pagdating ng ano, pagdating po ng panahon, maghanap, ay meron po kayong corned beef, ay meron po. O, pwede kayong kumuha ng isa o dalawa. So, basta, ang importante po, umiikot ang pera. So, isa pang tips guys, para ito po tandaan nyo. Ako guys, sa aking paninda, hindi mahalaga sa akin na malaki ang tubo. Kagaya po ng nakikita nyo, ito po, sa nakikita nyo po, may nakalagay dyan na buy 6, get 1 free. Madalas po yan po ang kinukuha ko, yung may mga pasobra. O yung may mga free. Kasi po, additional kita na rin po natin yon. So, pagdating naman po sa pricing. Ano yun, be? So, ngayon guys, isang tip po para sa inyo. Kagaya po na nakikita nyo, may nakalagay po na price na 10 pesos lang. So, yan pong 10 pesos lang na yan is yan po yung SRP o suggested retail price niya. So, ang ginagawa ko po guys kasi ito pong suggested retail price na yan, kahit po papaano, meron na po kayong tubo kung susundin nyo po yung suggested retail price. So, gawa po na hindi naman po tayo malaking grocery. So, kailangan din po natin kahit papaano kumita ng konti. So, ang ginawa ko po dyan, guys, is nagpapatong lang po ako ng 1 peso in every 10 pesos po na puhunan. Like this po, kagaya po niyan, 10 pesos po yung kanyang puhunan, pinapatungan ko lang po siya ng peso, so ibig sabihin, nagiging 11 pesos po ang tinda ko dito. So, kapag nakikita po ng inyong mga customer, guys, na mas mura yung paninda nyo kaysa doon sa ibang tindahan, expect nyo, guys, na yung mga customer ay sa inyo po pupunta. Kasi kagaya ko po, ha, kuhaan ko po ng base sa akin. Kapag ito pong tindahan na to, kahit po itong tindahan na to na mas malapit sa akin, kahit po tapit, ano lang, eh mas mataas po yung paninda niya kaysa doon po sa kabilang ibayo na ano, na
tindahan, mas pupuntahan ko po yung tindahan na yun. Kasi po, syempre kailangan mahirap po dumiskarte ng pera. So, bawat sinte mo po, bawat sintabo, bawat piso is mahalaga po. So, ayan po yung masasabi ko. Tips ko po sa inyong mga nanay. Kagaya din po sa akin. Kagaya nito, nag-uimpisa na po yung aking tindahan. So, kapag po ako ay may benta na po na medyo malaki na rin po yung ano, kumikita din naman po ako ng 1,000 plus sa isang araw. Ayan. So, ang ginawa ko po is, kagaya po na sinabi ko sa inyo, nililista ko po kung ano yung nawawala sa aking tindahan. Ayan. So, eto guys, kagaya po na sinabi ko sa inyo, nag-umpisa lang po ako sa mga basic lang po na pangangailangan sa araw-araw. And proud to say guys, na mayroon na po ako ngayong, naglo-load na rin ako. Meron na rin po ako mineral water, ayan, inaangkat ko lang po yung aking mineral water. At kahit po papaano, eh medyo nakukompleto ko na po kung anong hinahanap ng mga customer. Like po, marami na po yung mga nadagdag sa aking tindahan kasi ganun lang po yung ginagawa ko. Kapag ka may hinanap si customer na wala sa akin, ililista ko po yun at sa susunod po na mimimili ako, number one ko po yun. Yun po ang priority ko na kukunin ko. Ayan. Kagaya po niyan guys, may nakikita kayo, meron po akong listahan dito. So, dahil konti na lang po yung aking crispy fry, so kukuha po ako ng malaking crispy fry at malaking crispy fry. Ganon din po yung aking sabon panligo. Ayan, of course, ang aking mga kape na number one hinahanap ng aking mga customer every morning. At syempre, Sunrox, tapos wala na rin po akong beeflop. So, nakikita nyo po guys, ayan, nakalista po yan siya guys, nakalista. Para po pag pumunta po ako sa grocery, yan po yung number one na kukunin ko. Tsaka po, unang-una yun nga po sabi ko sa inyo, hindi po mauubos yung oras nyo sa kakaikot lang, sa kahinahanap nyo. Mas maganda po na meron kayong listahan para alam nyo po agad kung ano yung kukunin nyo. At pangalawa po guys, mas nasisiguro ninyo kung ano yung mahalaga, yun ang makukuha po ninyo. Ayan. So, ngayon guys, ayun, kagaya nga po na sinasabi ko, nadadagdagan na rin po yung aking ano, kasi ang aking pong tahanan, medyo malayo-layo po sa kabihasnan. So, ayan, bumibili na rin po ako ng tinapay. Ayan, nagtitinapay po ako. Tapos, ang ginagawa ko po, 2 piso po ang kuha ko sa tinapay. So, nilalagyan ko po ng 3 piraso, that means 6 pesos. Ang ginagawa ko po sa kanya, guys, pinapatungan ko lang po siya ng 7, ginagawa ko siyang 7 pesos, pinapatungan ko siya ng 1 peso. So, ngayon, everyday yan, guys, everyday bumibili ako ng tinapay, everyday nag-grocery ako. Kung ano po yung benta ko ngayong araw na to, kinabukasan po yun din po ang ipapamili ko. At kung ano po yung mga wala sa aking tindahan, yun po ang number one. Yan po ang prioritize na kinukuha ko. Ngayon, bigla pong may sumobra sa pera ko. Ayun. Doon po ako titingin ng mga medyo not necessary na ginagamit sa bahay. Kagaya po ng cotton buds, yung napkin namin mga girls, yun know naman, monthly menstruation, ganyan. So, ayan. Ganyan, sa ganyan pong paraan, guys, makakapag-umpisa na po kayo ng inyong maliit na business lang po. Ito po masasabi ko sa inyo, proven and tested na po. Kahit po sa bahay nyo, subukan nyo po para malaman nyo kung gaano po katotoo yung sinasabi ko. So ngayon guys, ayan. If you're new to my channel guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel para sa mga susunod pang business tips na aking ibibigay sa inyo. Sa susunod po guys, magagawa po ako ng video kung paano po ako nakakapag dagdag kita sa aking pag-go grocery. So, paano ko po ba na, paano ko nadadagdagan yung kita? Aside doon sa papatong-patong kong papiso-piso sa aking mga paninda. So, ayan guys, maraming salamat po sa panunood ng aking video at sana po ay makatulong ito sa mga inspiring nanay na gusto rin pong kumita at kahit po papaano ay makatulong po sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin sa ating buhay. Ayan, maraming salamat guys and thank you so much at God bless po at good luck po sa inyong bagong business. Happy sailing! Ayan, sailing daw guys. Bye! Ayan guys, as you can see guys, ayan na po yung aking
maliit na tindahan ngayon. Ayun, kahit po papaano, eh, medyo nakukompleto ko na po yung aking, ayan, kung dati po ay pakunti-kunti lang po yung aking nabibili. Ayan, so, ayan na po siya ngayon. Medyo, ano na po, ayun, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, guys, ayan, medyo, ayan, may gawang na po yung aking ano dito. Kasi, hindi po ako nakapamili kahapon, gawa po ng medyo malakas yung ulan. So, ayan, guys, ayan. Meron na rin po tayo ngayon mga chichirya na malalaki. So, ayan po yung a little quick tour sa aking munting tahanan, aking store. Ayan, meron na rin po akong mga tuyo, guys. Ayan, may tuyo na rin po ako. Ayan, so ito yung dilis. Ayan, meron akong mga tuyo. Ito, hindi pa nababalot. Yun. Ayan siya, guys. Yung aking maliit na sari-sari store. Ayan. Yun. Dati guys, ang nakalagay dyan, pansit canton. Ngayon, binago ko na po siya. Ayan, ang aking ano. And meron din po mga stock sa likod. Ayan. Ayan siya guys. So, ayan. At meron na rin po ako. Nandito na naman po. Bukas po yung aking ano. Ayan. Ayan. Ayan yung aking mga toyo, mantika. Ayan, asukal. Ayan guys, meron na rin po akong mga ayan. Mga sibuyas. Ayan, isa na lang po yung aking sibuyas. Ayan, meron din po akong patingi-tingi. Ayan. Palimalimang pisong mantika. Ayan. So, ayan guys, meron din po ako ditong, ayan, yung aking fishball. So, ayun guys, ayan, ito yung aking fishball, additional, ano, sa aking munting tindahan. Ayan, yung aking fishball.